Magandang umaga mga bata. Ako nga po pala si Teacher Rachel De Lima Morallo. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa tuntunin ating sundin. Uulitin ko, ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa tuntunin ating sundin. Handa ka na ba? Handa na ba kayong makinig? Ayan. Ayusin na ang pagkakaupo at makinig na ng mabuti. Matapos ang module na ito, inaasahang natutukoy ang mga tuntunin may kinalaman sa kaligtasan tulad ng mga babala at batas trapiko. Ipapaliwanag ang tamang pagsunod sa iba't ibang tuntunin may kinalaman sa kaligtasan at nailalarawan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga tuntunin may kinalaman sa pagiging ligtas sa iba't ibang pagkakataon. Balik-aral. Panuto. Ayusin ang mga binulong letra upang mabuo ang mga tinutukoy na salitang may kinalaman sa kalinisan at kaayusan ng pamayanan. Unang bilang, ito ang tamang tapunan ng mga basura. Ayan, ang tamang sagot ay basurahan. Kalawang bilang, kailangan itong gawin ng regular sa mga halaman upang ang mga ito ay hindi matuyo at mamatay. Tamang sagot ay diligan. Ikatlong bilang, kailangan itong taglayin ng bawat mamamayan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa pamayanan. Ayan, tamang sagot ay disiplina. Bawal tumapak sa damuhan at tumitas ng mga bulaklak dito. Tamang sagot ay parke. Ang lahat ay nararapat lamang magtulungan upang ang ating kapaligiran ay maging malinis, maayos at tamang sagot ay ligtas. Para naman sa ating pre-test, panuto, isulat ang salitang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali naman kung hindi wasto. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Unang bilang, ang ilaw trapiko ay may apat na iba't ibang kulay na may iba't ibang kahulugan. Tamang sagot ay mali. Ikalawang bilang, ang pagsunod sa mga alituntunin tulad ng mga babala at batas trapiko ay makatutulong upang tayo ay maging ligtas. Tamang sagot ay tama. Katlong bilang, mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa pamayanan. Ang sagot ay tama. Para sa ikaapat na bilang, maaaring tumawid kahit sa ang parte ng kalsada basta't bibilisan ang paglakad. Tama o mali? Ayan, mali. Para sa ikalimang bilang, kayang-kaya natin sundin ang mga babala at batas trapiko kung palagi natin isa sa alang-alang ang ating kaligtasan. Tama. Ngayon, para sa ating maze time. Mayroon ditong larawan na kung saan tutulungan ninyo ang mga batang nasa larawan na makatawid sa kabila papunta sa kanilang paaralan. Handa na po ba kayong mga bata? Thank you.
Ayan. Nakapunta na ang dalawang bata sa kanilang paaralan. Gaano kaya kabilis mong natapos ang maze? Mabilis? Di gaano? O mabagal? Ilang road signs kaya ang inyong nadaanan sa tamang daan? Ano-ano ang mga ito? Nakita mo na ba ang lahat ng ito sa daan? Lahat? Karamihan? O kaunti lang? Ano-ano road signs ang alam mo na? Bakit kailangan malaman natin ang mga road signs o babalang ito? Ngayon, para sa pamantayan sa pagbasa ng kwento, pagkatapos ng kwento, may mga tanong na sasagutin ang bata upang lubos na malinang at mapaunlad ang kanyang kasanayan sa pangunawa sa binasa. Basahin at unawain ang kwento. Ang ama kong disiplinado ni Tyrion Rowena R. Reyes. Ngayong pandemya, di may iwasang mangamba. Patuloy ang buhay, balik trabaho si ama. Face mask at face shield, suot niya tuwi na. Kwento sa akin ni ama, marami mang bagbabago, kailangang manatili, sumunod sa batas trapiko. Sa pedestrian lane, doon tatawid ako. Pag pula ng ilaw, tatawid ang mga tao. May pasaherong para ng para, kahit sa bawal na lugar, nais bumaba na. Ngunit sadyang disiplinado si ama, sa tamang lugar, ibinaba niya. Pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Sumunod din sa tamang likuan, dinaraan ng humps, siya ay dahan-dahan. Iniingatan ng mga pasahero, ayaw niyang masaktan. Nang kailangang bumalik, ngunit may no U-turn na nakita. Umusad pang muli kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Nang mapagod si ama at nais na magpahinga, no parking sign nakita. Humanap kung saan pwede pumarada. Marami pang mga batas trapiko na sa kalsada ay makikita. Lahat ng iyon ay masiglang sinusunod ni ama. Sa bawat araw, panatag ang aming pamilya na si ama ay laging ligtas hagkat siya ay may disiplina. Ayan, mga tanong. Ano ang masasabi mo sa tula? Ano-ano ang mga batas trapiko na nabanggit? Bukod sa mga ito, mayroon ka pa bang alam na batas trapiko o mga babala na makikita sa daan o sa paligid? Sa inyong palagay, bakit mayroong mga sinyales trapiko o mga karatulang babala sa kalsada? Mahalaga ba na sundin ang mga ito? Alamin at unawain mabuti ang mga ito. Ano ang babala o batas trapiko ang nasa larawan? Ito ay isang babala o batas trapiko na ayan, bawal tumawid. Dapat tumawid lamang sa mga tamang tawiran upang ang disgrasya ay maiwasan. Anong babala ang nasa larawan? Ito ay babala na mag-ingat sapagkat basa ang sahig. Kailangan mag-ingat sa pagdaan kasi basa ang sahig at maaaring madulas.
nila ang nasa larawan. Pagmasdang mabuti mga bata. Ito ay babala na mag-ingat sa aso. Ayan, huwag basta-bastang pumasok sa ibang bakuran at may aso na aaring kumagat o humabol sa inyo. Ano ang babala ang nasa larawan? Ito ay babala na bawal magtapon ng basura. Huwag magtatapon ng basura kung saan-saan. Kailangan itapon ito sa tamang basurahan. Familiar ba kayo sa larawang ito? Ano ang tawag sa batas trapiko na ito? Ang tawag dito ay ayan, ang tawag dito ay traffic lights o ilaw trapiko. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin na kulay dilaw o kaya ng kulay pula, kulay berde? Ayan, magsimula muna tayo sa kulay pula. Ang kulay pula ay ang ibig sabihin hinto o stop. Habang ang dilaw naman, ang ibig sabihin ay ayan, handa o ready. Ang panghuli, ang kulay berde ay ang ibig sabihin, pwede na umandar o go. Ayan, uulitin ko. Ang kulay pula, ibig sabihin, hinto o stop. Ang kulay dilaw, ibig sabihin, handa o ready. Ang kulay berde, ang ibig sabihin ay pwede na o go. Pwede na umandar o go. Ano ang babala ang nasa larawan? Ito ay babala na palaging isuot ang face mask at i-observe ang social distancing. Lagi nating isuot ang face mask at i-observe palagi ang social distancing nang sa ganun, maiwasan na mahawaan tayo ng kumakalat na sakit o virus. Ayan, para sa susunod ninyong gawain, panuto, pagtambalin sa hanay A at hanay B ang angkop na pangalan ng mga babala at batas trapiko na nasa larawan. Unang bilang, anong larawan kaya ito? Ayan, ang unang bilang ay hinto o stop. Ikalawang bilang, ayan, ang ikalawang bilang ay tamang tawiran. Katlong bilang, ang dilaw ay handa o ready. Ikaapat na bilang, ayan, ang ibig sabihin ay bawal pumarada o no parking. Ang panglima, ayan, mag-ingat sa aso. Naranasan mo na bang tumawid sa kalsada, mga bata? Saan ka ba dapat tumawid? Bakit kaya kailangan natin tumawid sa tamang tawiran? Ano kaya ang maaari mong gawin upang makaiwas sa anumang aksidenteng pwedeng mangyari? Ngayon, para sa ating balik-aral, ano nga po ulit ang lahat ng mga babala o batas trapiko na ating tinalakay?
Ayan, bawal tumawid. Mag-ingat, basa ang sahig, baka madulas. Mag-ingat sa aso. Traffic lights. Bawal pumarada. No entry. Pook haaralan o school zone. Bawal lumiko o no U-turn. Ano nga po ang mga tuntunin dapat sundin na may kinalaman sa pagiging ligtas? Mahalaga ba ang pagsunod sa anumang babala? Bakit? Ayan, tandaan. Maging maingat sa lahat ng oras at sumunod sa mga babala o batas trapiko na makikita sa daan upang tayo ay palaging ligtas. Ayan, mga bata, huwag niyong kakalimutang palaging susundin ang mga makikitang babala o batas trapiko sa inyong mga madadaanan. Sa ganun, mapanatili na kayo ay ligtas sa lahat ng oras. Ngayon, para naman sa ating post-test, panuto, sagutin kung tama o mali ang sinasabi ng mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang, pagtawid sa tamang tawiran at pagsunod sa batas trapiko. Tama. Pagtapon ng basura kung saan-saan. Ayan, mali. Katlong bilang, kuminto kapag nakitang umilaw ang red lights. Ayan, tama. Ikaapat na bilang, sasabihin ko sa tatay ko na iparada ang aming sasakyan sa tamang paradahan. Ayan, tama. Ikalimang bilang, baliwalain ang nakikitang mga babala at batas trapiko sa inyong lugar. Ayan, mali. Takdang aralin o karagdagang gawain. Bilang isang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang may papangako mo sa inyong sarili upang masunod ang mga tuntuning tinalakay? Isulat ito sa inyong sagutang papel. Dudugtungan nyo ang pangungusap na ipinapangako ko sa aking sarili na yan, kayo nang bahalang dumugtong. Ayan, maraming salamat. Paalam!